Isumbong mo kay Tulfo. No! Ang daming dugo, Nay. Dito yata siya pinalan, Nay. Nay, dito siya pinalan na iyo. Uy, nabusang bulan. Punta ko na po ko asawa ko. Sabi ko, tingnan mo nga. Tumakbo naman po itong asawa ko doon. Ngayon, pagdating niya po doon, nakita niya po lagta na nga po. Dugo, ano talaga, ano na. Kasi sa ulo po, dalawang tama. Ngayon, ginising ko naman yung apo ko. At ubusin yung tama ng baril. Oo, tama din po yan ang baril. Yan ang unang pakitong bagay nagsabi sa pinuntahan namin ang bahay ng mga magulang at kapatid ng suspect na pulis. Hindi na siya nakatira dito mula ng mag-asawa. Dumadalaw na lamang dito. Hinarap naman kami ng mga magulang at dalawang lalaking kapatid ng suspect. Hindi naman tulog po ako. Sumbong ko ay anak ko ba ninyo yung Opo, pulis ko siya ano kaya ang nung dumating sa ito, lasing niya? Hindi po naman ganun na ano kasi ako ito na nagpatay ka na. Nagpatay ka po ako ng aki. Oo. Inagawa po na tutulog. Mga alas po sila ako, tulog, kakain lang. Understandably, matipid sa impormasyon ang mga magulang at kapatid ng suspect. Dinipensahan nila ang kanilang pamilyang pulis. Sabi nila, mabuting pulis si Jefferson Aguila Catalan. Walang bisyo, maraming achievements. Posible, sa batang edad na mahigit 30, SPO3 na ang kanyang ranggo. Nang tanungin namin ang pamilya na suspect kung siya at ang biktima ay magkagalit. Hindi naman daw. Pero ito ang sinabi nila tungkol sa biktima. Ito ang isa. Smoking. Ha? Bang. Punta. Marami punta. Ano ba? Aktibidad. Marami ba? Ano? Ayun. Sa barangay na mga kaso. Barangay po siya na kaso. Eh, yun naman po. Tutulosin niya ako, may video pa nga po siya dati na umakit siya sa ano sa mga taki na huwag po ng bakal. Kahit maraming gado din yung namatay. Kahit ano po yung bakal. Magulang. Matigas na itinanggi ng pamilya ng biktima ang mga akusasyon laban sa kanilang kaanak. Inalam namin ang record sa barangay. Tatanong lang mo kami ito po sa ugali ng biktima. Ah, yung ugali ng biktima. Boss. Ah, kung sa ugali po, sa dati po yung nagbabantay.
Marami po siyang gadget dito. Ano po? Since nung pagkano pa lang mag-start pa lang mag-exhaust mask mo ba? Last year, saan mo lang po, talagang kami mo personal na huli na ako yan sa pagnanakaw, pagsugal, tas drugs. Sugal, o diba? Limpos na ako. Pagnanakaw, tas minsan po, mayroon ayaw po na imbutan po sa drugs yan. Hindi po kami nga nag-ano. Yun na po, nagsasalita lang po regarding sa bladder mo. Yan po ay biktima. Yung po ay biktima. Pero nahuhuli po ba na siya talagang gawa? Opo. Nakakalagyan po yan. Diretso sa gawin sa kapatayan pa. Baka naman po, yung kasi po yung mga biktima minsan, pag nare-recover na po yung gamit, ayaw na rin mag-reclamo. Ayaw na rin mag-reclamo, kaya hanggang ba lang yun lang po nangyayari. Pero kung ano po, pag may sumo po sa amin, yan ang patas na pamamahayan. Ang mali lang ng polis, he took the law into his own hands. Yan, sir. Kumuha kami ng certified copies ng blotter ng mga kasong isinampa laban sa biktima. Panunutok, violation of COVID-19 health protocols, pagbabanta, pagnanakaw ng bakal, curfew violation, pagsusugal, trespassing, petty crimes. Mga krimen pa rin, pero hindi in the scale of notoriety na sinasabi ng pamilya ng suspect. Kita mo, kita natin na walang hindi rin validity of records. Kasi kung if we rely on the statement, on the word of the family of the victim, maniniwala tayo na walang kasalanan, pero pupunta tayo sa area. Yan ang ganun ang dapat nating ginagawa. Hindi tayo tumitigil. But ayan. Ang tawag dyan, salvage. Mali ang pag-salvage niya. So, mali yung ginawa niya. Salvage, of course, means to save or to rescue. Pero sa Pilipinas, noong martial law ni President Marcos, naging opposite ang kahulugan ng salitang ito. Ang salvage ay naging euphemism for execution, vigilante style. Sunod naming pinuntahan ang Tuna Police Substation. Information regarding sa case. Pero yung full case ay na-email na po. Ang murder ng bail officer siya? Yes, sir. Ang murder po ay ng bail officer. Ibig sabihin, hindi siya makatapos. Hanggang sa hindi matapos. No? Nag-practice po ba yan? Ang gawin po yung practice yan, nasa crime lab po sa kayo. Sir, ask ko na lang, sir. Bukod po ba sa murder, may na-file na kaso palaban sa kanya? Kasi parang may sinasabi ito sila, madam, na may sinampati daw na grave threat. Titingnan po natin sa kung ano pong information na lumabas. Pero so far, ang na-check niyo, sir, is yung murder case na okay. Sila. Tanto na po, pagbabasihan po natin yung statement. Kung ano yung, pero yung murder case yun talaga ang ano, yung kung papasok yung ibang case, doon po natin malalaman kung ano po yung information na labas from prosecutor office. That's as far as we got into this case. No matter the circumstances, ang abuso sa kapangyarihan, abuse of power runs deep. Abangan natin ang kalabasan ng kasong ito. Isumbong mo kay Tulfo.